dito ako kasi meron akong special announcement. As you all know, sina Teresa at Christelle ang dalawa sa pinakamagagaling na staff natin dito sa planta. Kaya naman, isa sa kanila ang pipiliin ko bilang bagong supervisor nyo. Sir, totoo ko yan? Sir, talaga ba? Yes. So, good luck. Sir, salamat po. Ma? Hmm. Di ba po sabi mo po masama po yung ugali ng Crystal na yun? Na matagal ka na po niya inaaway dun sa factory? Ma, baka naman po isabotahe ka niya. Alam mo na, ikaw dapat ang isipin mo, dapat swerte rin ang nanay mo. Aba, kapag naging bisor ako, lalaki yung sweldo ko. E di, hindi na kailangan magtrabaho ng tatay mo sa malayong lugar. Diba? Bakit, anak? Mama, kasi po di ba malas daw po kapag nakabasag ka? May mangyayaring masama daw po sa'yo? Anak, ikaw talaga. Nung nakaraan, sabi mo, mangkukulang. Ngayon naman, pamahiin. Aba, nasusobrahan ka na ata kakapanood mo ng TV niyan. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi totoo yung mga pamahiin na yan. At lalong hindi totoo yung mga mangkukulang. Mabuti pa, kunin mo na yung wali sa taspan para malinis natin to. Mamaya, mabubog pa tayo. Sige pa, ma. Tapos lang kami mag-lunch at lahat. Hindi ka pa din kumakain? Grabe ka naman. Tama na yan. Kumain ka na. Nako, tatapusin ko lang itong mga inventory na to para naman hindi naman ma-disappoint sa akin si Sir Lander. Mas madi-disappoint ako kung may matay ka sa gutom dahil sa kakatrabaho. Ay, nako sir. Okay lang po ako. Kailangan ko lang po talagang tapusin to. Kumain ka na muna, Teresa. Okay lang po, sir. Maunin. Nako. Mamaya na yan. Samahan mo na lang muna ako sa canteen. Mag-lunch tayo. I-discuss na rin natin yung sales projection for next month. Sige ho. Tara na. Ay! May pagpa-lunch with the boss. Ah! Si Sir Lander ang nag-invite, ha? Mukhang nauumusan ka na, Christelle. Hindi ako papayo. Hindi ako papayo. Manda sa akin yung Teresa. So, ano? Masarap ba yung kain ni Sir kanina? Hmm? Pwede ba, Crystal, nagkatrabaho ako? Alam mo, mukha nga eh. Sobrang sipag mo magtrabaho, pati si Sir tinatrabaho niya. No? Alam mo, sa lahat ng nagtatrabaho dito sa factory, ikaw yung pinakamadumi ang isip. Teresa, hindi madumi isip ko. Hindi lang ang pangalan, hindi ko nakikita na nilalandi mo si Sir. Pwede ba, may asawa at anak na ako, nagtatrabaho ako na maayos. Sino niloloko mo ka ako? Teresa, umamin ka nga. Bakit mo ilalatay si Sir? Siguro... Letter A? Type mo siya? O baka naman... Letter B? Gusto mo ma-promote? Ay, teka. Baka naman letter C. All of the above. Hoy! Mukha ko natalipuran. Bastos ka! Mas bastos ka? Ah, talaga ako pabastos. Dito mo nagtatrabaho ako dito, di ba? Alam mo, ikaw, total, mahilig ka naman magmalinis, maligo ka ng sabon. Hindi kaya ikaw ang maligo. Dapat ikaw ang maligo, ha? Ano na naman to? Sir,
po. Gusto ko lang naman siyang tulungan, Sir Lee. Di ba magandang loob lang ako kasi bigla niya akong pinuusan ng sapat. Hindi mo ginawa niya sa akin, Sir. Sir, nagsisinungaling siya. Nagtatrabaho ka na maayos dito. Kinugulo niya ako kanina. Pasensya na po kayo. Sir, tingnan mo naman yung itsura ko. Huwag kasing sinungaling! Oo nga, Sir. Totoo yung sinasabi niya. Masama talaga yung ugali ng Teresa na yan. Kaya nila kung nagsasalita, masama talaga yung ugali niya. Tama na, tama na! Mukhang nagkamali talaga ako sa pag-consider sa inyo for promotion. I'm so disappointed with both of you. Lalo na sa'yo, Teresa. Sir.